Gamitin nyo yung leave nyo. Pasaad sa labor code na pagkatapos mo maging empleyado ng isang taon, entitled ka na sa 5 service incentive leaves. Ngayon, hindi ibig sabihin na 5, lahat ng kumpanya 5 lang. May mga kumpanyang generous, nagbibigay sila ng tinatawag na sick leave, vacation leave. Lumalagpas ng 5. 5 ang minimum. If it goes higher, walang problema doon. Gamitin nyo yung leave nyo, lalo na pag yung leave benefits nyo ay tinatawag na non-cumulative, hindi nakikarry over sa susunod na year. Ang leave without pay ay yung mga pagkakataon na naubos mo na yung leave mo. Kasi binibigyan ka ng batas ng pagkakataong hindi mo na magtrabaho, pero kahit hindi ka nagtrabaho, babayaran ka. As long as it is within the range allowed by the law, which is under the labor code, 5. But for most companies, more than 5 yun. Now, if you exceed those limits, you can still file a leave provided they are meritorious. May aksidente, nagkasakit ka, pero wala nang bayad yun. Tinatawag dyan, unpaid leave. Kung meron kang boss or employer na ayaw o hindi ka pinapayagang mag-avail ng leave mo, kailangan mo nang malaman bakit. Dahil may mga pagkakataon na pinapayagan ng Korte Suprema na hindi ka muna mag-avail ng leave, lalo na kung magkakaroon ng losses o magsasuffer ang operation ng kumpanya nyo. Pero kung hindi yan mapapakita ng employer mo, is a violation of a labor standard. Pag naubos mo na ang leave mo, yung absence mo will now be a matter of discretion. Nagawa na ng employer mo yung obligasyon niya. Kung yung unpaid leave mo is because of a very serious matter, magpapa-check up ka, may namatay sa pamilyang malapit sa'yo, kailangan mong gawin ang isang bagay na mag-result ng pagkawala ng property, pwede naman yun. No clear standards kung aalaw ka ng employer mo or not. But it's important, you remain with the limits of your leaves, schedule them, balance them para huwag ka naman mag-overload. It is reasonable for employers to request the availing employee to schedule the leaves. Ang importante rin dyan, huwag ma-disrupt ang operation ng employer. Except kung yung sick leave mo, bigla kang na-aksidente o bigla kang nagkasakit. Pero kung yung mga simpleng leave lang, pakakampihan ng batas yung employer nyo kasi karapatan din ng employer na huwag masira yung flow of operation. May mga kumpanyang pumapayag na i-convert ang sick leave to vacation leave or vice versa. May mga kumpanyang pwedeng i-carry over next year ang leave. May mga kumpanyang kailangan ubusin ang leave sa isang taon. May mga kumpanyang convertible to cash. Humingi ng kopya ng employee manual para malaman nyo ano yung entitlements nyo. So again, don't forget to like our FB page, subscribe to our YouTube channel, put your comments and suggestions on what to discuss in our future episodes. Huwag na huwag mag-atubiling lumapit o kumausap ng abogado because they are the best people to help you if you have a legal issue.